The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Magandang umaga, Brad Jeff, at good morning din sa iyong suki, si Ginoong Carlito de la Cruz dyan sa Meralco Gym. Siya ang punong abala dyan at araw-araw din inaabangan ka at pati ang ating programa. Ginoong Carlito de la Cruz, maraming salamat po. Good morning po. Idol Brad, good morning. Good morning, Sir Carlito. Ted, ja, good morning. We're back. You're dito back sa aking bahay. Magandang sa labas, maganda ang weather. Yeah. Mm-hmm. At kumusta naman ang inyong team building? Mabuti, Ted. Alam mo, since bumabalik na sa semi-normal ang mga church attendance, physically speaking, so dumadami rin yung kapangailangan sa volunteers. Mm-hmm. Ibang klase, hybrid na talaga, Ted. Online will be here. Talagang it will stay na habang buhay na online natin attendees. May mga taong hindi nababalik physically sa simbahan. Pero gusto pa rin mag-attend online. Tsaka kasi naman din Brad Jeff, no, yung sinasabi pa rin yung surge na pinangangambahan ng iba. Yun din ang dapat pagtulong-tulungan natin na hindi mangyari ulit din sa atin, no? Kasi pag nangyari po yun, we will definitely be in trouble. Much more trouble. Kasi saan tayo kukuha po ng pera ulit para po sa ating pong pangangailangan medical at syempre ho, yung ating ekonomiya na ngayon nga po ay umuusad na dahil nagbubukas na po ang ilang pong mga trabaho at industriya. So kasama yan sa ating prayers, Brad Jeff, at yung nangyari nga doon sa Amerika, as you know, na nakakalungkot na pangyayari, Panginoon Diyos. No? Grabe. Pasa kagabi, Ted, hindi ako makatulog kagabi kasi I was browsing through the Twitter feeds. Yung pag nakita mo yung mga picture and all, kahit hindi ko kilala yung mga magulang, I can just I can't imagine yung pinagdadaanan nila. Pumasok lang yung anak mo na paslit. Tsaka last day daw ng school. Napatay pa. Oo. Last day daw ng school doon sa paaralan na yon. Oo, at yun nga, yung gunman, 18 anyos lang po, no? Kaya ang kanyang apelyido ay Ramos, no? Kasi maraming Hispanics doon sa Texas. Kaya yung mga pangalan din po ng biktima doon, pansin po ninyo, mga Hispanics, Okay, sige. So, kasama po ito sa ating pong panalangin. Ito mong mga ganitong pangyayari po sa mundo na kung minsan nga po hinahanapan mo ng paliwanag, ano, Brad? Yeah, Ted, kailangan talaga nating lagi magdasal, kumapit tayo sa Diyos. Yan lang ang pwede natin panghawakan. Amen. Ted, ang aking topic ngayong Thursday, Parable of the Sower, yung nagsabog ba ng binhi na magsasaka? Kasi pag nag-usapan natin kanina, mga magsasaka, mga farmers, sa poultry, ito naman po ay magsasaka na ito po isang parable, kwento po ito ni Jesus. At kinuwento niya isang magsasaka na nagsaboy ng binhi. Isa nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao, tinuka ng mga ibon, hindi siya nagyabong. May mga nalaglag naman sa batuhan, tumubo, agad din natuyo dahil kulang naman sa tubig. Yung pangatlo namang type of soil na binagsakan, matinik at madamo. Lumago ng konti yung binhi, tumubo ng konti pero sinakal naman ng mga damo. And then yung pang-apat, yung matabang lupa, sumibol, lumago, namunga ng 100-folds. Ito po yung sikreto ng pagiging fruitful na kinuwento ni Jesus through a parable. Yung binhi po ay ang salita ng Diyos. At ang lupa po ay ating mga puso na pinagtataniman ng salita ng Diyos. At interesting, Brad, Ted, since October 5 ng 2020, yun ay ginagawa natin dito sa segment na to. Kung mapapansin nyo po, nagsasaboy lang ang inyong daily bread ng binhi ba ng salita ng Diyos. Ngayon po, pwede tayong mag-examine sa mga puso natin. Alin ba tayo dun sa apat? Kasi in-explain ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, yung nalaglag dun sa tabing daan ay mga tao nakarinig, pero dumating si Satanas, yung Diablo, inalis daw nito yung salita mula sa puso. Sinabi, walang kwenta yung tinuro ngayon ni Daily Brad. Hindi applicable sa akin yan. Ngayon, may pangalawa naman, mga batuhan ang tumanggap daw ito, yung may kagalakan na tuwa. May sense yung tinuro ngayon. Kaso hindi nag-ugat sa kanilang puso, kasi dumating yung mga pagsubok, bumigay din agad sila. Maring nakarinig ka sa pare o sa pastor, sa kung anumang religious leader, pinakinggan mo yung salita ng Diyos. Kaso pag-uwi mo ng bahay, nandun yung bungangera mong asawa,
at yung problema sa pera, kalimutan na lang yung tinuro ng pastor na yon, ng pare. Pangatlo, matinik na damuhan, ito yung mga nakarinig, pero yung pagkahumaling sa kayamanan, Brad Ted, at luho ng mundo, power, yung thirst, kinain sila ng mga to at mga alalahanin sa buhay. At lastly, pakita mo Seth, yung verse 15, at ang nahulog sa mabuting lupa, Lucas 8:15, ang nahulog sa mabuting lupa ay sila, sino raw to? Na pagkatapos marinig ang salita, iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso. At nagbubunga na may pagtiyaga. Yun daw po, mabuting lupa. Ito po ang dalangin ko sa inyo, mga kapatid, mga kabrad, na pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, mahirap mang sundin. Sometimes it doesn't make sense. Magpatawad ka, ako na nga ang binalagoong, ako pa magpapatawad. Ibigay yung kabilang cheek, ako na sinampal sa kanan, yung kaliwa, ibibigay pa. Yung iba naman, common sense, iwanan mo na yung immoral na relasyon na yan dahil walang magagawa sa pamilya mo yan. I-give up mo na yung pandaraya na yan. Huwag ka nang tumaya sa online sabong na yan. Alam niyo po, mahirap tong gawin, pero the Lord is saying, anak, huwag ka sana maging kalos yung puso, huwag maging manhid, maging bato, pagkos ikaw ay isang puso na open sa salita ng Diyos. And as I end, nagbubunga po ng may pagtsatsaga. Minsan, it doesn't make sense. Minsan, walang parang pagbabago, kapit lang dahil ang salita ng Diyos nagpe-permeate sa puso natin. Through perseverance, it will bring about the fruit ng ating pagsunod sa kanyang mga katuruan. Panginoon, salamat po. Dahil ang mga katuruan mo po ay parang binhi na pagtinanim sa matabang puso. Puso na tapat at mabuti at matyaga ay magbubunga ng maraming prutas. Pag tinignan namin, Lord, isang buto ng kamatis, magbubunga ng kaing-kaing na kamatis. Isang bunga ng mangga, magbubunga ng tiklis-tiklis na mangga. Lord, isang buto lang rather. Ganon din po, ang salita mo pag aming iningatan sa aming puso, in-apply, Lord, it will become fruitful. Maayos na pamilya, maayos na pinansyal, maayos na pangatawan, maayos na emosyonal at relasyonal. Nawa po, malabanan namin yung bulong ng kaaway ni Satanas na walang kwenta ang salita ng Diyos. Lord, huwag kaming maniwala dahil ang salita mo ay totoo at nagbibigay ng katiwasayan ng puso at damdamin. Salamat po sa pagkakataon na to na nakarinig kami ng salita mo, nawa i-apply namin at huwag lang maging impormasyon, bagkus maging revelasyon para dumating ang transformasyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito, sa muli po pagkakataon namin na makarinig po ng magandang balita. Lord, alagaan niyo po kaming lahat, si Brad Jeff at lahat po ng mga nakikinig ngayon sa aming programa. Lord, kayo na pong bahala. Itong aming dinadalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Daming pagsubok sa buhay ng tao sa mundo, pero we trust, we believe, and we surrender. Hanggat nandyan din si Brad, tayo po'y patuloy din sa pakikinig po sa magandang balita sa pangalan pa rin po ng ating pong himpilan ng Radyo 5. And we say thank you sa himpilang ito, sa pagkakataong ito na makapaglingkod po sa ating mga kapatid. Brad Jeff, tomorrow Friday na ha? Looking forward ng mga uri manggagawa, siyempre. Go ahead. Ted, mamaya, meron na naman akong kasal sa Batangas, medyo malayo. Dami nagpapakasal. Sa Batangas ba? Outdoor mo, yan, Pastor. Malayo-layo. Outdoor? Ayan, yung payo ni Ted, susundin nila dapat, ano, yung Plan C. Ano. Ito ay sa Tierra Cuta, Barangay Santa Cruz, Alitagtag, Batangas. Nandiyan po ako mamaya alas 4. Alas 4 ng hapon. O sige, so anong pangalan ng kakasalin mo? Do you remember? Si Ray Manalo at si Syra Kasilaw. Yeah. Okay. Ray, member namin yung Ray at Syra. Zaira. Zaira, meron pa kayo ilang oras ha? Ilang oras para maghanda? Kayo naman. Tuloy na tuloy ang kasal. Para maghanda. Walang makakapigil kahit pa ang ulan. Plan C. Sa ano hirap, tandaan nyo ha. Sa hirap at ginhawa yan. At no return, no exchange. Kasama no ID, sa no entry. Return, no exchange ang in-laws. Ah, sige. Salamat na marami, Brad. Salamat na marami.
Sige, sige. Magkita-kita po tayo. Again, follow me on my YouTube and Facebook channel, PastorJeff.ph. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. God bless you more. Brad Jeff Aliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.